Para maisalba ang kanyang mga gamit, lumusong sa baha si Baby Lynn nang pasukin ng tubig ang kanyang bahay sa Barangay Balongbato, San Juan. Iniisip namin yung mga ano namin, gamit namin na mga may iwan, sayang. Kasi ang hirap magpundan. Kaya po kami lumusong ng kailangan. Aware naman tayo sa ano, lepto na delikado. Yun po, kaya kailangan namin uminom ng gamot. Pero may ilan, hindi lang lumusong, naglaro at nagdive pa sa baha. Pinag-iingat ng DOH ang lahat dahil sa baha at sa putik pwedeng makuha ang nakamamatay na sakit na leptospirosis. Tubig baha ay hindi swimming pool. Pagbawalan natin ang mga batang maglaro. As of July 13, nakapagtala ang kagawaran ng 1,258 leptospirosis cases. Pababa ang bilang ng mga kaso sa 6 na linggo mula June 2 hanggang July 13. Pero inaasahan naman ng DOH na tataas ito sa mga darating na linggo dahil sa mga pagbaha. May 5 to 14 days na incubation period ang leptospirosis o yung panahon ng paglabas ng mga unang sintomas nito. Karaniwang sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, habang mas malinaw na sintomas ang paninilaw, eye redness at muscle pain mula likod ng tuhod pababa sa sakong. So yung daga, pag umihi o dumumi, yung flood waters na merong ihi ng daga or dumi ng daga, may live na bacteria yon. Ang titirahin nitong mikrobyo ay yung iyong atay, kaya naninilaw, at yung iyong kidneys, kaya nagre-renal failure. Pinabilis na ng Food and Drug Administration ang clearance ng nasa 1 milyong capsules ng doxycycline na isang prescriptive antibiotic para mapigilan at magamot ang leptospirosis. Pwedeng agapan ng leptospirosis sa agarang gamutan. Pero sabi ng mga eksperto, pinakamabibisang paraan pa rin ang pag-iwas sa paglusong sa baha at ang paglilinis ng kapaligiran. Paalala ng DOH, kapag mas marami ang basura, mas mataas ang tsansang magkaroon ng leptospirosis. Pag dumami ang basura, dumadami yung rodent population or dumadami yung daga. Kasi may nakakain sila. So multiply sila ng multiply. Umapela rin ang kagawaran sa publiko na maging maingat sa iba pang waterborne diseases, sa pag-imbak ng tubig para maiwasan ang dengue at sa mga kable ng kuryente, lalo na ang live wires, para maiwasan naman ang electrocution. Ara Perez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.